Good day mga chong! Ngayon mag-share ako sa inyo ng ilang dahilan kung bakit magkaiba yung performance ng motor natin. Kahit same tayo ng jetting setup, same tayo ng carb, same tayo ng motor, same ng jetting setup, magkaiba yung performance. Bago kumpisan to, disclaimer lang mga chong. Lahat ng kasabihin ko sa inyo dito, based sa experience ko, tinay ko siya. Unang dahilan, kahit same tayo ng carb, same tayo ng jettings, same tayo ng needle position, pero magkaiba pala yung profile ng needle natin. Isa yan sa mga dahilan. Tapos, pangalawa, dapat maganda rin yung condition ng makina mo. Dapat walang leak yung manifold. Hindi siya loose compression. Yung timing chain niya maayos. Ayan. Tapos, pangatlo, yung mga nabibiling jetting natin sa market, kahit the same ng number, hindi pala siya pare-parehas kalalaki yung butas, kaya nagkakaroon siya ng discrepancy. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, may ginawa akong drawing, tatry kong i-explain sa inyo kung bakit nagkakaiba yung performance niya kahit the same number yung jettings. So, pagpasensya niyo yung illustration na ginawa ko, papakita ko sa inyo mamaya mga chong. Tapos, magbibigay na rin ako ng ng manual para sa pagtutono. Itong manual na bibigay ko sa inyo, galing to sa, dito sa 30mm ko na Koso. Free siya na manual. Pero, gagana rin naman kahit ibang carb yun. Yun, guideline kung paano magtono para madaliin yung magets. Tapos, kaya hindi ako nabibigay ng specific na jettings number pag may nagtatanong sa akin dahil nga sa mga to. Kaya ako nag-upload ng mga video ng, halimbawa sa Raider ko, nag-upload ako ng video, ano yung nilagay kong carb, ano yung jettings na nilagay ko, yung performance niya. Kaya ako ina-upload yun para hindi ko sinasabing gayahin nyo. Kasi yun yung sinasabi ko, baka magkaiba din yung performance. Kahit palitan nyo ng jettings, kagayahin nyo yung jetting setup ko. Pero pwede mag-work din sa inyo. Kaya ako nag-upload ng mga videos ko kung paano itono, binibigay ko yung kung anong carb yung gamit ko, kung anong number ng jettings, para lang magkaroon kayo ng reference or idea kung saan kayo magsa-start, kung ano yung pwede nyo gamitin na jettings. Kaya tatry nyo na lang, palit-palitin na lang yung mga jettings na yun, para at least may idea kayo kung panoorin nyo itong mga chong. So ito mga chong, isa to sa mga dahilan kung bakit hindi gumagana yung setup po ng jettings sa motor mo. O sa'yo, kahit same tayo ng carb, same tayo ng needle, lahat same tayo, pati yung number ng jettings, same din. Pero iba yung performance sa'yo, hindi maayos yung performance sa'yo. Ito isa to sa mga rason. Unahin natin yung main jet. Itong main jet na to, same, dalawang main jet to, same size siya, parehas 115. Ayan, lagay natin. 115, parehas. Main jet, parehas 115 yan. Yung napansin kong pagkakaiba dito, nang una yan, sa baba, magkaiba tong butas niya. Pero yung butas niya sa gitna, ayun, nasa gitna, parehas. Which is, doon naman dumadaan talaga yung gasolina. Pangalawa, ito rin. Sa kabilang side niya, dito sa taas, dito pumapasok yung needle. Itong isa, mas malaki. Itong isa, mas maliit. So ito, gumawa ko ng drawing. Ito yung mas maliit, yung butas, ito yung mas malaki. Yung butas na to, itong area na to, ito yung butas niya. Ganun din dito. So ayan. Kaya magkaiba yung performance ng sabi natin yung dalawang carb, kahit same ng jettings, same carb, same motor, same setup, lahat. Kaya nakakaiba yung under niya dahil dito, isa to sa mga rason mga chong, based on my experience. Kasi tanay ko tong parehas na jettings na to, magkaiba silang ng performance. Itong needle, halimbawa ilagay natin dyan, no? Ayan. Kahit magkaparehas tong butas na dinadaanan ng gasolina, tapos yung itong part na to, magkaiba yung size, magkaiba yung performance. Dahil sa pagpasok ng gasolina dito, itong maliit na to, maliit yung butas niya, ito,
mas konti yung papasok na gas. Pag dito natin sa kabilang jettings ilagay na which is mas malaki yung butas niya dito sa taas. So ito yung area na to, mas malaki kaysa sa area na to dito. Tapos same butas dito sa baba. Pag ilagay natin yan dyan, same needle position, mas madami yung papasok ng gasolina dahil mas malaki itong butas. Isa yan sa mga dahilan kung bakit kahit same tayo ng jettings, magkaiba yung performance ng makina natin. Slow jet naman tayo mga chong, ganun din. Nagkakaiba yung performance ng mga slow jet kahit same number. Ito yung tinignan kong mga dahilan. Itong mga butas na to. Itong isa mas malaki, ito mas maliit. So yung gasolina na papasok dito, pero hindi ako sigurado kung lumalabas ba yung gas dito or rekta talaga doon. Hindi ko alam kung hangin yung papasok dito or gas. Pero syempre, dahil magkaiba nga yung butas niya, kahit konting diferensya lang yan, pero yan, kita nyo naman, malaki yung diferensya niya. Ito mas maliit talaga. May epekto yan. Kasi, sinubukan ko tong dalawang jettings na to. Lahat ng sinasabi ko sa inyo nga chong, based sa experience ko. Ayan, magkakaiba talaga yung performance niya. Ito mga chong, yung sinasabi kong isang dahilan kung bakit magkaiba yung andar ng motor natin kahit same tayo ng carb. Same tayo ng motor, same tayo ng carb, same tayo ng jetting setup. Pero magkaiba tayo ng profile ng needle natin. Kahit sabihin natin same yung settings, yan, pero magkaiba pala yung profile ng needle. Yung ibang needle kasi, kalimbawa ganito, ito mas manipis. Ito naman, parang mas makapal. Yung ganyan. Halimbawa, ganyan, isipin nyo na lang ganyan. Ito. Pag ito ilagay natin dito, syempre, mas manipis. Mas manipis to. Mas madaming papasok ng gasolina. Ganyan yung position nya sa loob. Ito yung main jet. Tapos pag mas makapal naman siya, yung ilagay natin dyan, syempre, mas konti yung papasok na tawag dito na gas. Ayan. Yan yung dahilan kung bakit nagkakaiba-iba yung andar natin kung magkakaiba-iba din tayo ng profile ng needle.